Hello mga palangga! So magluluto tayo ngayon ng ating merienda. So magluluto tayo ngayon ng native na kalamayhati. So ito po ang ating mga ingredients. Meron po tayong brown sugar, 2 cups of brown sugar. Two cups din na glutinous rice. Yung malagkit po ito mga palangga ha. Tapos meron po tayong 2 cups din na water. Plus ito po yung 2 cups din po na coconut milk. So, ang gagawin natin, paghalu-haluin lang natin ito sa isang lagayan. So, sa akin, dito ko na lang siya ilalagay habang hindi pa tayo nakapag-start na magluto. Dito na lang natin siya ihuhulog lahat at saka paghalu-haluin para matunaw. So, ilalagay po natin itong ating brown sugar. Yung ating malagkit glutinous rice, glutinous powder or pinokpok sa Bisaya, saka meron po tayong gata. Ihalo na rin po natin yung ating tubig. Itong gagawin natin, paghalu-haluin lang natin ito na matunaw muna. Mga palangga, wala pa po itong ano ha, wala pa po itong apoy. Haluin natin hanggat sa matunaw talaga siya. Na-dissolve lahat ng mga ingredients na nandito sa loob. So ganito na mga palangga, haluin lang natin ang haluin ito. Tapos yung fire natin, low fire lang siya. Natin lakasan kasi madali siya masunog o mag-dry agad. So, dapat ang pagluluto natin, dahan-dahan lang talaga at tiyaga yung paghalo nito para maganda yung result niya mamaya. Matagal lang po ito lutuin mga palangga pero masarap siya. Kasi dapat alalay lang yung apoy natin. So ito na mga palangga, unti-unti na siyang lumalapot at bumibigat po. Ayan. Kailangan alalay lang talaga yung apoy para hindi siya masunog. Bumibigat na siya. So, alalayan natin hanggang sa mag-dry siya at maluto yung kanyang ano, gata or coconut milk. Yun, malapit na siya. Malapit na mag-dry. Tagal lang siya lutuin, dapat alalay siya. Huwag tayong magmadali na maluto agad. Malapit na siya, malapit na mag-dry.
So, ganito na siya mga palangga. Oh. Dry. Magda-dry siya tapos. Hayaan lang natin siya ng maluto. So, ganito na siya mga palangga, oh. Alalay lang yung ano niya, alalay lang yung paghalo natin. Hanggang sa maluto yung gata. Huwag natin biglain yung apoy natin kasi masusunog siya at pag-dry agad. So, ang pagluto nito is alalay lang siya. Dapat talaga tiyaga siya para maging creamy. Yan, oh, creamy siya, oh. Pag naluto na itong gata mamaya, hindi din ito siya mag-dry. Manatili siyang malambot kasi yung gata is luto. Yan. Ito hindi pa siya luto, hilaw pa ito. Yan. Lalay lang. So, pag malapit na siya maluto, malambot lang siya o magaan. Kasi yung gata niya is luto na. Creamy siya, creamy. Pero pag nabigla yung apoy niya, tapos mag-dry agad yung gata, magtigas siya. Pero kung alalay lang yung pagkaluto, tingnan nyo siya, oh. Ano talaga siya, malambot. Saka creamy. Ganda siya, oh. Ganyan pag yung alala yung apoy nito, creamy siya, oh. Wow. Ito yung kalamayhati namin sa probinsya. Malambot siya, oh. Soft lang. Creamy. Oh, sarap ang merienda, oh. Yan, malapit na ito maluto. Pwede na siya kainin, oh. Wow.